It's Tuesday. Let's go. Para pop. Para pop. Para pop. Sama-sama sa tagumpay. Let's go, Nini! Ano bang hirap ng buhay? Pangarap ay tagumpay. Tuloy na ang sipay. Singer! Three, two, ay tumalon, ay sumigaw. Pag-awak-awak tayo Boys, this is our show, this is our life, the familia forever, it's showtime! What's up, people and madlang onliner? Doble-doble ang pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin araw-araw. Isang finger heart muna mula sa iyong trendy diva, Anna Ramsey. As a CEO for today's video, yes, si Anna. Oh. Pinakamaganda. Nagawa na ba yung mga deadlines? Ay, grabe. Masungit naman na CEO nito. Magko-concert ni Sara Neta yan. Ay, oo. Oh, yung kanya lang. Pinaka-diva. Grabe oh, pinaka-diva. Yes. You. Pero pantay ang paa mo ha, para hindi ka natutumba next week. Pantay siya today. Correct. Yes, very good. Pero umaapaw talaga sa kasiyahan ng ating umaga dahil kayo na naman at kayo-kayo pa rin ang aming makakasama. Simulan natin ang umagang puno ng saya at ligaya para ready tayong harapin ang mga challenges na darating ngayong araw. Get ready na with me, your Be the Heartthrob Wise Estabilio. Pogi naman talaga. Sakto lang. Wow. Humble. Humble mo humble siya today. Maayong-maayong at lapit, senyor. Sa Taramataga, Cebu. Ako naman ang inyong kalokalike, sweetie pie, Nikki Morana. Kaya naman mga kapamilya, kapuso at ka-HZ, tara na't makipag-hangout muna dito sa pinakamasayang online pananghalian tambahin sa buong universe. Ito ang Showtime Online You! Join na nga sa kasiyahan with our Soyuz Squad. Just use our official hashtag for today na hashtag Showtime TNT7 Semis Bakbakan. And wait, don't forget to subscribe to our official social media accounts na at It's Showtime na. Yeah. Uy, how are you? Tanda ako paano panahon na. Ay, tara. Uy, congratulations rapper kay Flo G. Ano siya? Artist of the yes year. Wow, congrats naman Flo G. Congratulations. Yeah. And kay Ate Karil kasi yung post na wish ano granted para wish true come true kasi yeah nag-host siya ng wish event. Ang galing-galing. Ganda ng caption na yun ha, wish granted for, yeah, for hosting the wish at kasama niya event si Christian Bautista. Oh. Nag-i-torty pa kasi. Sila Ing at saka si Justin yung mga kaco-host din nila dyan. Oo. Uy, malay mo naman, next year tayo tatlo kasama. Ay, malay mo naman. Diba? I-wish din natin yan. Oh. Wish, back in a wish ko lang. Iba yun. Pwede rin naman kami mag-guest sa wish ko lang. Totoo, napapanood tayo sa GTV, diba? Oh, diba? Why not? Oh, tama. Meron. Basta kung anong wish nyo today, i-grant namin. Wow, namin. Powerful. Powerful. Uy, actually, yung mga wish-wish na yan, talagang malakas yung paniniwala nila, lalo na sa mga taga Cebu kasi they're celebrating their week-long yes celebration of Sinulog Festival. Wow. Viva Pit Senor! Viva Pit Senor! Viva! Viva! Viva Pit Senor! Pero alam niyo ba yung ano yung yun? Saan galing yung Pit Senor? Saan nga ba? Ano yan siya? Hi, yung ano word yun na panang pit. Parang pizza senyor. Para siya nga pagtawag sa ating kay Viva Pittsburgh. Kay si Santo Niño ba? Oh! Uy, thank you, Nikki, ha, sa pag-share mo ng alam mo, na pagsasama lang tayo kay Nikki, ang dami natin mapupulot sa kanya. Sa totoo lang. Thank you. At kaya nga ba nagsimula ang drugstore sa Pilipinas? Yung bagong content niya. Kauna-una ang ano yung mga drugstore, bilihan ng gamot sa Pilipinas. 1830 sa Escolta, Maynila. Ay, tagal na. Tagal na yan, ha? Parang kailan lang. Wow. Ay, pero kamusta kayo? What gets you fresh at stress-free? Aday, di ba? Dapat ganun lagi. Di ba? Tuwing morning, ano yung mga ritual nyo? May mga ginagawa ba kayo para maiwasan ng stress pagkagising ninyo? Ako usually, ang ginagawa ko talaga, first thing in the morning, kinikis ko yung pusa ko, hinahanap ko siya. Aww. Parang na-erase lahat ng bad vibes kapag nandiyan na yung pusa. Kasi, at saka alam niya pag gising na ako, kasi narinig niya yung cellphone, mag-a-alarm, tapos lalapit na yan sa, ano, sa higaan ko, tapos magpapayakap na siya sa akin. Parang minsan gusto ko na lang maging pusa. Mag-meow ka nga. Meow. Wow. Isa pa nga. Meow. Marami. Meow, 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 meow.
Yung matapang na pusa. Tama na, wise. No, tubo na ako eh. Pero, ikaw, Bibi Ana. Ako nang toothbrush, parang yung ma-stress hindi nga. Ayaw ka. Gusto mo yon? Oo, parang yung hindi. Ano ba? Huwag mo, iniiwasan ko talaga magbukas ng ano, ng phone. Kapag tsaka pagkagising ko, talagang pray ako, pasasalamat ako. Lord, thank you. Gising amen. Na naman ako. Panibagong yes. araw. Gisingin mo pa ako ng maraming araw. Wow. Yes, amen. Oh. Ikaw, Nikki. Pasasalamat. Ako, bilang commuter, no, from Imus to Quezon City. Layo, ah. Ang ginagawa ko, pagpapunta ko dito, dahil syempre morning traffic, ganyan, nakikinig ako kay na ate ni Kuli Yala, tsaka Chris Schubert, yung tambalan nila. Since college, yun na yung pang good vibes ko sa umaga. So, ayan, shoutout ate ni Cole. Liyala. Oh. But dati nung MOR, muna may MOR pa. Siyempre, MOR tayo, loyal tayo. Pero sabi niya since college, di ba? Oo, nagulas na siya. So, ibig sabihin, pagkapasok ko sa MOR, hindi mo pinapakinggan. Hindi pa lang ako nag-college. Hindi mo pinapakinggan si ano, si Papi Charles, si Kibumuma, tsaka sa Tony. Pinapakinggan ko din yun. Iba naman kasing segment yun sila. Huwag kang ano, why? Huwag ko nilalaglag si Nikki. Oh, hello. Ano yun na nga, bago pa tayo masabon. Uy, alam niyo ba, hindi magpa-apa-awa. Hindi magpapaawat ang suporta na binibigay ninyo sa amin madlang onliners. So daghang salamat. Dahil for the second time around, umabot na nga tayo sa lagpas 200,000 viewers. Dito sa atin taas. Taas mo dun ah. Gets mo namin, Ana, na nag-TNT ka. Okay, sige. Aware naman. Mataas pala. 200 plus thousand live viewers dito sa It's Showtime. Kaya naman muli kaming lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Daghang salamat! Maraming salamat, madlang onliners. At usapang fall out of love naman ang ating natunghayan sa kwento ng mag-ex na sina Aran at Cherry sa Especially For You na sobrang nakarelate at nakapag-trigger, ano may mang kumakaldag dito, ng emotions ng ating mga madlang onliners sa social media world. Ito sabi nga ni Reynaldo Gonzalez, kakatawa din itong segment na ito, dapat mapanood ito ng mga writers. Dami kang magagawang love story na pwede sa movies or serye. Oy! Oy, bunga! Tama! Diba? Tama! Ito si Tirihal, Tirijal, Jalmania, Halmania, kung ano ba yan. Arango lang alam ng lahat. Mabuti kang tao. Halata naman kahit sa kilos mo pa lang at makakita ka din. Bago nagbabasa lang ako eh. Makakakita ka din na mas kasundo at mapagkakatiwalaan. Oh. Tama. Good boy naman pala itong si Ara. Oo. Nakakatuwa kasi masyado silang invested. Yes. Kagaya ni Love Misty, sabi niya, gwapo at maganda, sayang nga lang, ok lang yan. Kasi mga bata pa yan sila, enjoy lang ang life. Malay natin, sila pa lang forever sa huli pagdating ng tamang edad nila. Sabay kaya yan ng Cropec. Sorry, part na ganun kay message si Love. Pero di natin alam kasi eh, di ba pwede ngayon maghiwalay tapos babalikan naman pala. Hindi natin masabi kung saan sila. Si ano? Si Jennifer Lopez saka si Ben Affleck, yes. Di ba? Ang dami nilang on and off and on and off. Tas pero ngayon, sila pa rin talaga. Kayo pa rin para sa isa't isa. Pero sabi ni Jackie Kim, deserve ni Cherry at Aran na maging happy at friends na lang sila. At saka mga bata pa sila, kailangan enjoyin mo lang nila kanilang kabataan. Bagets pa eh. Napakala ko na may nangyayari. O oh, diba? Ay, pero ito, meron pa ba? Wala na. Okay, sayang. Sa karaoke naman, ito, nanalo ng halagang 25,000 pesos ang magpare sa sina Ryan at Ate Vibe. At ang maswerte na biyayaan ang act of kindness. Oh, wala ang prompter. Yes, hulaan ninyo. Ay, kanilang ibibigay ay napunta nga po sa ating mga madlang audience. Wow. O, diba? 5 winners na worth 5,000 pesos. Ang galing mo sa math. 5 yeah. winners, 25. Wow. Ang galing mo diba? Sa math. Bago na ako. Ayan na, pero... Ano pa? Alam niyo, nag-celebrate naman ang kanyang ikapitong kaarawan ng ating karaoke na si Imogen dito sa Showtime at nakaka-touch na kasama sa birthday wish niya ang happiness ninyong lahat, madlang people. Napaka-bait na bata niyang si Imogen. Oo, diba? Napaka-pretty-pretty din talaga. Very talented. Oo, mana sa mga magulang, syempre, di ba? Ay, syempre. Kanino pa magmamana yan? Ganun siya tumawa. Napaka-hinhin. Oo, paano? Ay, very Imogen ka dyan. Sige nga. Ay, oo Imogen. Nga. Tapos ganyan ka. Gaganan ako eh. Ewan ko sa inyo, pero sa tawag ng tangalan, year 7 naman, na-secure na ng ating semifinalist na si Joy Escalante. Mula sa Mindanao ang kanyang pwesto sa ating grand finals. Kaya naman, tatlong mga awit na naman ang maglalaban-laban ngayong araw upang kanilang makamit
ang kanilang minimiting pangarap at pwesto sa tanghalan. Yan. Ayan, oh, grabe ang promo performances kahapon. Oo. Ibang level. Pero ito mga sis. Ha? Sis. You know namang latest. What is it? Very chismosa ang dating ko doon, di ba? Atin ang mag-usapan ng mga maiinit na topics. Yung bakit dahil, music din. Di ba? Dahil hindi tayo magpapahuli sa mga latest happenings sa online world. Dito lang yan sa Trending! Di ba? Pero bida, balita muna tayo. Sikat ngayon sa social media ang bahay ni Hernando Guanlao o mas kilala bilang si Mang Nani, isang 72-year-old bookworm na kung saan ay bumuo ng isang community library sa Makati. Oh! Ayan nga, oh. Inaanyayahan ang lahat na bumisita sa bahay ni Mang Nani at sa kanyang libreng mga palibro at humiram at walang limit ang pagkuha ng mga libro niya nang hindi humihingi ng bayad. So, I love to, Mang Nani. Paghihiram ka, dyan mo rin babasahin o lalabas ka talaga? Pwede mong ilabas. Pwede ilabas? Pwede mong hingiin. Basta isusoli mo lang. Kasi may mga nagdo-donate ng mga libro rin sa kanya. Konsensya mo na lang kung ibabalik mo. Yes. Pwede rin kayo mag-donate ha. Kasi although, syempre may online na tayo, iba pa rin talaga kasi yung pakiramdam na nag-research ka. Yes. Totoo, bagay-bagay. At mas reliable yun kasi printed. Ang galing ko, puntahan natin yan sa Makati ba yan? Tapos dala natin ng ano, kape ni Miss Faye. Ay, oo. Oh, oh. At saka yung cookies niya, diba? At saka sana masupport din ng LGU, mabigyan mo lang siya ng mga bookshelves tama, para mas may lagyan ng, yung mga libro. Para hindi masira mga libro. Sana. Diba? Ako, kudos sa'yo, Mang Nani. Ang galing, Mang Nani! You're the best! You're the best. Madlang people, opinion mo, feelings mo, i-share mo. Wow. Yung sasarili rin mo. At dahil invested ang lahat sa especially for you, we also wanna know your love stories din naman anonymously. Diba? Oras na para ilabas mo dito lahat ng emosyon mo sa inyong text. Yung ano ko nagdidepende sa background music. Kaya naman, share your... Uy, wise, ano? Nagpa-vibe na ako sa music. Share your secrets without fear sa Showtime Special Fights. Just got the QR code na makikita sa inyong screen and ikwento mo sa amin ang interesting story mo with your ex. Come on. Ayoko na pala. Magbasa muna tayo ng isang letter sender for today dito sa Soyo, dito lang sa Special Files! I'm so excited! Oh, yeah. Kayo na ang magbasa ng ating mga mag-send ng letter. Mag-send kayo sa QR code. Sila yung mga nag-send sa QR code natin. Ayan. Trisha May. Ay. Wala kay Trisha May. Pero hindi totoong pangalan. Tago natin siya sa pangalang Trisha May. Yeah. Sabi niya dito, my boyfriend po ako for almost 3 years. We broke up dahil nahuli ko na may iba pa siyang account kung saan siya lumalandi. After a few months, nalaman ko na naging magkarelasyon sila ng kaibigan ko. At hindi pa kami break nung naging sila. Smiley. Ang tari naman smiley. Ang sakit. Yan yung sinasabi ko, na kahit alam ninyo yung password ng mga jowa ninyo, may ibang account yung mga yan. Kung mag-cheat ang mga yan, mag-cheat sila sa kahit anong paraang alam nila at kaya nila. Yan ay something talaga na... Iyak ako for Trisha May. Hindi, masakit yun ah. Masakit yun. I think wala namang hindi masakit na cheating, no? Tama. Lalo na kung sa kaibigan niya pa, paano na-atim ng friend niya yun? Yes. Ang kapal na mukha. Ang kapal. If you're watching, ang kapal na mukha po. Mamaya ako po, Belo, maaga pa. Ay, maaga pa. Relax pa siya. Pero gusto lang natin sabihin, kunyari mga nangyayaring ganito na hindi maganda sa relationship ng mag-jowa or mag-ex, hindi ba parang binabardagol namin kayo dito pero tanggap namin kayo kasi kumbaga tapos na eh. Oo. Diba? Oo, pinag-uusapan na lang natin. At hindi namin kayo i-judge, medyo lang. Saktuhan lang. Tropa, kumbaga tropa tayo dito. Oo.
nagpa-plastic. Eh. Parang ka nagkikwento sa kaibigan mo, di ba? Yan, tama yun. Kaya huwag ka magagal kung ibabardagol ka namin. Kasi real friends do bardagol all the time. Oh, masasya na pagkakasabi mo dun, diba? Ha? So, Miss Aika? Miss Aika. Very social naman ang friend natin. Pero na, keep on sending. Yes, madlang people, single ka ba? Di ka bang kiligin muli? If yes, ito na ang sign mo para sumali sa ating newest kilig segment sa tanghali. Open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community, and also must be 18 years old and above. For more details, i-contact lang ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. So true, so true, so true. Uy, thank you so much kay AKA Trisha May for sending your letter. Keep on sending kung ikaw may mga ikaw dyan na may gusto ka ikwento pero ayaw mo maging anong pakilala. Kwento mo na sa amin yan. Oh yes! Nako, babasahin namin nandito. At syempre, eto na, karaoke it's na. Bakit kayo aalis? Kasi papabalik kami dito lamang yan sa Showtime Online! Yeah! Hey, hey, hey! Happy birthday sa'yo na nagpa-birthday. Pero alam mo ba, non-stop ang kulitan sa inyong pananghaliang dito sa Showtime Online! Yeah! Kasama niyo pa rin ang inyong kalokalike Sweetie Pie, Nikki Morada. Kasama niyo pa rin yung Trinity Diva and our MC. And your Be the Heartthrob, Wise Estabilio. Yes. Oh, yes! Oh, shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa Showtime. Sa ating kapabili online live, meron tayong 69,000 live viewers. Sa ating Showtime Online U, meron tayong 38,000 live viewers. And sa Facebook page, we have 22,000 live viewers. Ang bongga ng 129,000 live viewers for today's video. Wow! As of the moment. Maraming salamat at mag-subscribe na rin sa aming mga official pages na at its Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 million, sa ating Facebook na Road to 17 million, and sa TikTok na Road to 4 million. Oh yes, mag-tweet, comment, react, and don't forget to use our official hashtag for today na hashtag Showtime TNT7 Summits. Madlang people, opinion mo, feelings mo, share mo. At dahil invested ang lahat sa especially for you, we also wanna know your love stories then anonymously. Oras na para ilabas mo dito lahat ng emosyon mo sa inyong ex. Kaya naman, share your secrets without fear sa Showtime X Special Files. Just scan the QR code na makikita sa inyong screen at ikwento mo sa amin ang interesting story mo with your ex. Eto na nga. Yung nasa comment section dito sa ating Kapamilya Online bilis Live. Bilis niya, no? Sabi ni, ito pa, shout out daw from Antipolo. Actually, nabasa ko nila from Antipolo na. Kalimutan ko yung pangalan. Pero pakicomment na lang po ulit. Ayun, si Maylene Andres watching from Antipolo City. Wow. Sa inyo, comment. Sabi ni Pros, huwag na kayong mahiya. Shout out yun na kami. Eto na. Pros, hello. Hindi na kami nahihiya. Wait, kahapon kasi nasa Davao si Sam, di ba? Tapos meron nagbigay ng note sa kanya. Sabi dito, Ma'am Sam Coloso, please po paki-shout out po lahat ng staff at crew ng, ano to? Marinara Main Branch sa Davao. Solid show timers kami. Si Kuya Ruel Nieves yung nagpa-shout out. Kuya Ruel! Ayan, hello! At ito na nga, abangan na natin ang jackpot round ng Karaokids. Huwag kayong alis na magbabalik pa ang Showtime Online! Yeah! Tuloy-tuloy pa din ang kasiyahan sa inyong tanghalian dito sa Showtime Online! Yeah! Kasama niyo pa rin ang inyong kalokalike City by Nikki Morana. Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva! Ano? And your Be the Heartthrob, ano pangalan ko, Jace? Kuya Wise. Piolo Pascual. Wise Estabilio. Ay, shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin dito, ha? Hello, hello. Sa ating Kapamilya Online Live, 74,000 live viewers. Sa Showtime Online you, ha? 40,000. Oh, sa Facebook, 50. Ay! Oh my God, nagulat ako. And so Facebook, 15,000 live viewers for a total of 129,000 live viewers. Grabe naman. Oh, dami. At mag-subscribe na rin sa aming mga official pages na at its Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 million, sa ating Facebook, Road to 17 million, and sa TikTok na Road to 4 million naman. Yes, mag-tweet, comment, and react, and don't forget to use our official hashtag for today na hashtag Showtime. TNT7 Semis Bakbakan. Yeah. So true, so true.
They will share the good vibes and energy para sa ating lahat ngayong tanghalian. Kaya naman po, i-welcome natin ang ating mga cute na mga bagetsi. This is Soyu! Go, ate! Go, ate, ko let's start with you. Bati muna eh kayo. Bring it on, girl! Wala silang alam bring nyo. Parang kulang yung energy nyo today. Oh, parang hindi namin na-feel na mataas ang energy nyo. Isa pa nga, isa pa nga. Hindi, nakukulangan pa rin ako. Nakukulangan pa rin ako. Wala na po process natin! 1, 2, 3, go! Ayan, tama na siya. Ayan ha, sabi nyo kasi walang energy eh. Kumusta kayo today? Ate Kulot, kumusta ka ngayong araw? Back to school na ba kayo? Ako po, absent po ko kahapon kasi po nag-exam po ko sa school. Oh, kumusta ang exam mo? Bakit nakakalusaw ng utak? Kasi po, masaya po ako. Gusto ko po, mag-aral. That's nice. Ano yung pinaka-nahirapan kang subject? Math po. Math pa rin. Ay, masaya sabi si Jace. Ano sabi mo, Jace? Marunong ka mag-plus. O, sige. O, sabihin mo sa akin, ano ang Pythagorean theorem? Wala. Ganon lang daw. 9 + 8. Mag-aaway pa sila eh. Anong sagot? Anong final sagot, Miki? Anong final sagot? Hindi ko rin alam eh. Okay, ang unang upo at magbe-behave yan ang may score. Wow! Yun. Perfect. At dahil ano the principal? Tama, on 17. Very good kayo dyan. O, diba? Mm-hmm. Kayo ba, bilang nabanggitan ni Ate Kulot ang kanyang school, ano bang favorite ninyong gawin sa school, Kulot? Ako po, mag-banding po kami ng Ay, ang taray ah. Miss Friendship si Kulot. Si Argus. Ako katabi ko yung katropa ko. Ay, Mr. Friendship ba? Din. O, si Kelso Argus. Ay, Jace. Ako pa naglilinis ako. Ay, most industrious cleaners. Naman si Jace. Ate Kelsey, ikaw. Ano po? Nag-study na ba ikaw, baby? Apo. Nag-school na. Anong favorite mong gawin sa school? Color pa, ay, mag-color! Actually, may pre-knowing yan kanina eh. Oo. Pangalan ng tropa ko, si Perio. Ay, si Perio! Sige. Yung isa ko pong tropa, tropa ko pa rin, may GC po siya sa, GC po kami. Oh. Yung isa ko pong tropa, kaya po kami gumawa ng GC, kasi yung isa ko pong tropa, nasa ibang bansa po. Talaga? Tapos po yung, yung tatlo ko pa pong tropa, nandyan pa. Oh, galing na po connect sa Oh. Sige, pagsasagot, tataas na kamay para sa classroom. Very good yan. Okay, Argus muna, bebe. Ano yung Argus? Ano gusto mong i-share? Share tropa. Okay. Ano pangalan ng tropa? Si Perio. Shout out mo si Perio. Ay, Perio. Pero ang totoo pangalan niya, Serio. Serio? Serio. Nagbibiroan sila. Si Kelsey. Yung tropa ko po si Ate Kulot. Magkaklasa silang dalawa. Apo, yung tropa ko po dito din si Kelsey. Si Jace nagkataas ng kamay. Ano yung Jace? Shout out po sa best friend ko, si Sebastian. Sebastian. Alam niyo, meron akong papakita sa inyo kasi kanina si Kelsey dumaan dito, ang aga-aga niya dito. Dito na yata siya nag-breakfast at nagwalis. Nauna pa sa atin. At meron siyang drinowing. Ito yung drinowing ni Kelsey. Kelsey, sino to? Share mo naman sino yan. Sige, kunwari magre-report ka. Ayan. O, sino yan, bebe girl? Ay, ipakita mo. Ay, madami siyang drinowing. Marami. O, ipakita mo sa kanila sa magandang... Ay, kasi singkit yung mata. Ay, baka pa-drinowing si Mime. Saan dyan si Mime?
Oh, ayan, focus. Ayan, ayan. Sino yan? Ang galing mag-drawing ni Kelsey, ha? Ito. Sino yan? Sino yan? Si Meme Vice. Bakit si Meme yun? Ayan. Bakit si Meme Vice yan? Ano yung itim sa taas? Ano po? Helmet. Hindi helmet. Bakit may helmet si Ate Vice? Hindi nel. Binigay po yan ng mga judge. Ay! Siguro nal-endorser si Meme ng angkas. Oo. Kaya siguro. Tama. Meron ka pa bang na-drawing dyan, Kelsey? Sino pa? Sino pa? Wala na, meron pa. Yung pinakauna kanina, sino yun? Oo. Ayan, sino yun? Ay, dami. Dami yung drawing, ha? Oo nga. Dahil sa sobrang aga niya dito sa studio. Ito po si Kuya Bongko. Oy. Si Kuya Bongko. In fairness, ang tataas ng buhok nila, no? Nakatis ang mga buhok nila. Ay, di ba? Silang lahat po may helmet, bigay po ng God. Ay, silang lahat may helmet. So, lahat sila naka-helmet. Opa. Alam mo, next time gusto namin makita paano mo kami itodraw. May helmet din pa kami. Kasi po, anak, aba, syempre. Very good naman pala naman Very talaga. Very good. Ang ganda ng drawing ni Baby Kelsey. Pero may question po kami sa inyo. Oy, ayun. Bakit sa tingin ninyo na importante na pumasok tayo sa school? Okay, sino sasagot? Taas kamay. Sige po. Si Kuya Argus, una tumaas. Sige. Kelsey. Kasi po, maganda po yung school. Kaya po, favorite ko yung school. Okay. Sa North Ford High siya nag-aaral. Sa Ate Colot, go. Importante po pumasok sa school para po pagdating mo po dito, may alam ka po at saka alam mo po yung tama at mali. Tama. Si Jace. Tingin sa camera. Kailangan niyo po pumasok para may laman yung utak niyo. Tama. Si Kuya Argus. Ako, para matalino at may matutunan ka. Wow! Ako po, meron pa po. Ano yun? Hi po, upset ako kasi po nag-showtime po. Nagagawa naman po na ano po, ng assignment po. Very good. Module po. Ay, ako po dito po ako nag-aaral. Binibidyo call ko po yung tutor ko. Grabe hello naman. Po, Teacher Marlene. Hello sa inyo. Very good lahat. Very good kayo lahat, pero especially for you na huwag kayo alis. Magbabalik kami kasi dito lawag yan sa Showtime! Online! Yeah! Ay, parang wala. You're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively Especially for you. Kasama niyo pa rin ang inyong ka-lookalike certified ni Kia Morana. Kasama niyo rin yung Trendy Diva, Anna Ramsey. And your Pida Heartthrob, Wise Estabilio. Yes, shout out muna tayo sa lahat ng listeners. Ating kapamilya online live, we have 113,000 live viewers. Showtime online view, we have 78,000 live viewers. Sa ating Facebook page, 25,000 live viewers. And grabe, tumataginting na 217,000 live viewers tayo today. Wow. Thank you so much. Thank you, pag-usapan pag-ibig talaga, no? Well, diba? Ngayong araw ay nasubaybayan nga natin ang kwento ng mag-ex na sina Carlo at Ria. And ang reason ng kanilang naging hiwalayan ay dahil napagod si Ria sa ugali ni Carlo bilang isang sobrang siloso nito na umabot na sa point na nakakasakal na. Nasabi ni Carlo na hindi enough ang natatanggap niyang assurance mula kay Ria, kaya paano ba yung tamang way para mapanatag ang pakiramdam ng iyong partner? Paano nga ba? Paano nga ba, Nikki? Paano nga ba yung tamang way? Depende kasi sa sitwasyon ni. Kasi parang ang hindi sila nagsasabihan kung ano yung gusto nila. Mahirap kasi yun na pataas. Parang mautoklak ka mo. Parang wala, dadmahan lang kayong ganyan. Siguro ask the proper question. May ganun eh. Very, di ba sabi nga, marunong yung nagtatanong. So, kailangan meron isa sa inyo. Dapat meron isa sa inyo na kailangan magtanong talaga for you to get the answer.
So again, babalik tayo sa communication talaga. Yun lagi talaga. Communication lagi. And understanding. Oo. And open communication. Yung walang hulaan na magaganap na ito na pala yung nararamdaman niya. Oo. Diba? So maging open ka sa kung ano talaga yung estado ng relasyon ninyo. Diba? Pero pagka ganun kasing parang kayo ba? Kayo personally, seloso ba kayo? Ako personally, yes. Pati yung jowa ko, siya, hi, good morning, Baba. Hi, good morning. Morning na kasi sa kanila. Good morning. Akala ko makikibaba ka na. Kinabahan ako mo ka ma-elba si Ana, makikibaba. Very wrong. Pareho kami seloso. Pareho kami seloso ng jowa ko. Di na try ko lang kung seloso talaga siya. Okay. Charot, hindi. Oh, Ana, wag. Mas maganda ka sa akin. Kasi selos talaga ako. Hoy, grabe siya. Bigay mo na sa akin to, Ana. May wise ka na eh. Grabe siya. Ayun. Okay, so selosa ka. Ikaw, selosa ka. Hindi. Ay, may ka-chat ng iba? Huwag naman ganun. Oh, tingnan mo, selosa ka din. Hindi, pero ibig ko sabihin, hindi yung konting bagay lang, ano agad, yung pagsisimula agad ng away. Healthy selos. Yun. Oo. Hindi yung sobrang nakakasakal na. Siguro kukurot lang, ganun. Hindi yung sobrang, ganun lang. Hindi yung sobrang, ano. Hindi ako seloso. Selos na may rason. Yes, yun yung gusto kong sabihin. Compatible. Alis na ako, ah. Hindi, parang kung magsaselos ka, dapat may rason. Tamang rason. Hindi tamang hinala lang. Yes. Eh, lahat naman ang nagsiselos, lahat yan sila, may mga rason. O, yung iba naman kasi may maselos lang. Oo. Konting kibot lang. Konting kibot lang. Yun na, mag-aaway na. Tapos magsasanga-sanga na, mag-i-history na ng mga past. Alis na lang ako. Sila na lang. Pinagkakaisahan nyo. Napag-uusapan lang. Napag-uusapan lang. Pero ito, kagaya ng sitwasyon ni Rhea, ano ang magiging reaction mo kapag nalaman mong hirap makahanap ang ex mo ng bagong liligawan or ipupursu dahil nagkaroon siya ng trust issues dahil sa inyo, dahil mismo sa'yo? Magigilty ka ba dun? Pag ganun yung... Ako ha, personally, hindi. Kasi sarili mo yan, problema mo yan, so i-deal mo yan. Huwag mong iasa yung, kumbaga, lahat ng magiging ano mo, lahat ng magiging desisyon mo sa buhay, parang dahil sa iyo nagkaroon ako ng trust issues, hindi mo pwedeng isumbat doon sa tao kasi sarili mo 'yan, desisyon mo 'yan. So kung kaya mong baguhin ang sarili mo, kaya mong magdesisyon para sa sarili mo, gawin mo. Ito point of view ng may trust issues. Ako naman. Okay, sige. Ito. Kasi ako yung naloko before. Okay. Kaya so, may ganun mo, siya. Hindi mo kami masisisi na may trust issues kami. Tama. May kasi pinanggalingan. May pinanggalingan kami. Lalo na kung yung sa mga na-cheat, ganyan. Mahirap eh. Kahit subukan namin magbago. Ako currently, ganun ako sa jowa ko. Okay. May times na sinasabi ko sa kanya na, I'm sorry, Baba, but I still have trust issues. Kasi mahirap na. Naiyak ako. Hindi kasi sobra, promise, pag nagkaroon ka na ng trust issues, kahit ikaw sa sarili mo, maiinis ka na, bakit parang wala akong, nahihirapan ako magtiwala sa partner ko, ganyan. Pero masakit kasi talaga, promise. Hindi ko ma-express yung words, pero sobrang sakit kapag sinaktan ka lang na basta trust. Sakit. Alam mo, nasira yung trust. Mahirap make sure yun, no? Na maayos yung trust. Oo. Mahirap yun, no? Mahirap kasing pag nandun ka na mismo sa lugar na pag nangyari sa iyo yung sitwasyon. Na nangyari sa'yo. Kasi yung mga friends nga lang natin, naririnig natin na naloloko sila. Iba yung pain din sa atin, no? Okay. Okay lang ako. Na ano ako kay Nikki? Hindi, kasi mahirap yung ganun eh. Kaya alam mo, huwag na kayo maloko. Charot lang. Diba? Ganito yung feeling ng naloloko eh. And doon sa ano, kung may trust issues naman siya, may pinanggagalingan talaga. Hindi rin naman natin sila masisisi. Kaya nga sa isang relasyon, parang pagtatrabahuan nyo talaga eh. Kung may ganun siyang issue sa past niya, kailangan bigyan mo siya ng security na iparamdam mo sa kanya na, ay, ibang tao ako, hindi ito mangyayari sa'yo. Totoo yan. Based sa personal experience ng fiancé ko, si Baba, ako yung sobrang open ako, very vocal ako na may trust issues ako, pasensya ka na kung selosa ako. Siya to yung todo assure na, baby, you know, I am not gonna marry you if I don't love you, you're the only one so, I love. Okay ka naman dun. O, umu-okay ako, kumakalma ako doon na okay, sige. Mahal niya ako. Okay, so ang question ko ngayon is, hanggang kailan kaya possible magkaroon ng trust issues? Oh, good question. Balikan kita kasi hindi ko pa masasagot yan ngayon. Pero unti-unti naman akong kumagalumalaylo. As long as may assurance, yun siguro, nakaka-help no? Yun na
medyo okay. So, from time to time, kailangan, ano ba, may mga affirmation ba? Yes. Ikaw na marireceive na ganun para mawala yung ganung yung trust issues mo. Tama ba? For me, yes. Personally, yun yung gusto ko naririnig. I-assure mo ko na, ano, kasi mahirap talaga, B. Kahit, oh, yeah. kahit ka-trust-trust yung partner mo, pero minsan meron trauma kasi. Lalo na kung hindi ka properly nag-graduate doon sa past trauma. Nag-heal, oo. Oh. Diba? Share ko na lang para aware din kayo. Yeah. Nahuli ko yung ex ko na may ka-kuan. Kuan, so, may ka-kuan. Got in the act. So, ganun ka-kalalim sa akin kung bakit ako ganun ka-traumatized. Mas maganda kasi sa akin eh, kaya medyo traumatized ako. Grabe ka naman, B. Uy, pero, ang ganda ni Butlo. Uy, pero yung mga affirmations, yung mga salita na gano'n, hindi lang dapat puro salita, kailangan may gawa din. Oo. At, diba? At saka kasi ang tao, iba-iba yung personality natin, iba-iba rin yung way natin ng mag-cope doon sa mga past traumas natin. Merong may malalakas, meron din naman mahina pa. So, konting intindi pa. Ayun, sa mga partners natin. Yeah. Pero ito, ano ang masasabi ninyo sa mga abangers na kung saan ay nakatutok sa mga mag-couple na maghiwalay? May mga abangers talaga, no? Anong say nyo dyan sa mga ganyan? Abangers, taray. No? Ay, wala na ba sila? Hindi pa go. Ito ang tanong. Nag-abang na ba kayo or inabangan na ba kayo? Nang hold up, pero oo. Sa may Malibay, na hold up na ako dyan dati. Grabe lang, ayoko na ganyang abang. Totoo, real. Totoo. Pwede yun. Nag-abang, siguro sa mga artista na ganyan, yung mga crush artist. Hindi, yung mga ano, yung mga magbe-break. Yung personal na inaabang. Yung magbe-break, ganyan. Nag-abang ka na ba? Or inabangan ka na ba? Ako, wala, hindi naman nag-aabang. Kasi, hindi naman. Ikaw, Ana? Never pa ako nag-aabang eh. Pero inabangan ka na? Oh, sino? Hindi ko alam. Ikaw? Ako, nag-aabang ako. Bakit? Abangan. Hindi, kasi syempre kapag nakita mo naman, parang perfect siya sa akin. Eh, di ba? Tapos, pagkatapos... Hindi, kunyari, nakikita mo na, ideal wife na to. Wife material na siya. Tapos nakita mo siya. Sino? Di, may nakita ka ng ganyan? Meron. So, parang ipagdarasal mo na lang, Lord, kung para sa akin, bigay mo sa akin. Ngayon, paghiwalayin mo na sila, kung hindi naman sila masaya sa isa't isa, may ganun. Umabot ka sa ganung level na sana maghiwalay sila? Hindi. Kung Lord, kapag hindi sabi sila para sa isa't isa, bigay mo na lang sa akin. Ganun. Huwag mo'y damay si Lord. Hindi siya, kanina ka ba magdarasal kay Satanas? Okay. Hindi. Okay. So, ganun ka. Umabot ako sa ganung sa point. Ganung level. Oo, kasi kung talagang gusto mo, di ba, alam nga naman, dati. Hindi, kahit siguro ngayon. Pasensya ka na, Wise, hindi ko hiwala yung jowa ko eh. Hindi, naintindihan kita. Ay, di ba ako yun? So, sino? Hindi ko alam. Basta may ganun. May ganung moments may sa life mo. Message ko naman, sana naman wala nag-aabang na. Yaan nyo na kaming ano, ibigay nyo na sa amin to. Masaya. Hindi, okay lang mag-abang, wag lang manulot. Ay, iba yon, Iba yon. Abang ka lang naman dyan. So, quiet ka lang, abang-abang. Oo, pag naghiwalay, entra ka kaagad. Ay, may chance. Bakit naman di, bakit mo pa i-miss ang chance? True, basta wag ka lang mag-overlap. Wag ka mag-overlap. Kasi pag nag-umentra ka iba naman ng usapan agad. Yun, pagkagod. Pero maging ready ka sa consequences na rebound relationship. Yes, ready ka ba sa ganun? Maging ready, ah? Ready ka sa ganun. Ay, handa ako sa lahat. Okay, sige, noted. Okay, minsan may mga couple na hindi compatible ha, pero nagwo-work ang kanilang relationship. Paano maiwasan na matuloy sa hiwalayan ang pagsasamahan? Hindi sila compatible. Eh. Anong gagawin para hindi matuloy sa hiwalayan? Parang pag hindi compatible, medyo malaki na yung chance na maghiwalay talaga. Oo. So kung sakaling hindi man maghiwalay, panandali ang ano lang siguro, ulit, panandalian lang yung time na ma-continue yung relationship, pero possible pa rin ulit na magtuloy sa hiwalayan. Kasi hindi so parang masasalba lang siya for a while and then eventually doon din mag-leave. Yes. Ganun ang ibig mong sabihin. I think, yeah. Or may mga couple kasi na let's say hindi sila compatible when it comes sa certain things, yung mga minor things, pero pag sa bigger picture naman, sa kabuuan ng relasyon, compatible naman sila. May mga ganun eh. So, hirap, no? Paano pag di kayo compatible? Di wag na lang kasi issue din yun. So, paano hindi nyo nasusubukan? I-try? Hindi, ako, itatry ko pa rin. Pero kapag ka hindi talaga, magka-clash lang kayo, ikakasal kayo, hindi ba? Magsasama kayo sa bahay, mag-aaway lang din kayo. Hanggang kailan mo itatry?
hanggat kaya ko, hanggat hindi pa ako hahagulgol, iiyak, ganun. Magsusumbong sa kumpare, inom na lang tayo. Bigla na kapag inuman. Ikaw, Ana. Ako, susubukan pa siguro. Well, kung mahal mo yung tao, susubukan mo rin eh, hanggang dulo. Pero pag ikaw mismo na uubos na, siguro tama na, huwag na lang natin ipilit. Kasi parang it's a sign na from God na dito pa lang kayo sa early stage, ganyan na, what more pag kinasal na kayo or may pamilya na kayo. Pero oo, susubukan mo pa rin hanggat kaya mo. Kasi minsan din natin, alam mo, what if china-challenge lang tayo, yes, ng tadhana? Yes, di ba? Mm-hmm. Ako, hindi, pinigil niya ako mag-ahubos sa taong hindi kami compatible in the first place. Oh. So, yun. Yun ako, personal ko lang naman yun. Siguro yung iba kasi late na nila na na-realize latter part na relationship na, oh my gosh, hindi pala kami compatible na ito. May ganun eh. So pag kahit isang bagay lang na na-realize mo hindi kayo compatible, let go agad. Hindi, pag minor lang naman, let's say kami ng jowa ko, ano siya eh, hindi kasi siya adventurous. Ako yung adventurous sa aming dalawa. Yung ganung factor, hindi kami compatible sa mga adventurous things. Pero yun, minor lang naman yun sa kumpara dun sa ibang pinagkakakompatibulan namin. So yun. Pag mga minor, okay lang. Pag mga minor, okay lang. Oo, doon tayo sa major, no? Oo, kasi di ba meron ba din naman yung konsepto ng opposite attracts? Yes. So dapat meron pa rin kayo nun sa relationship nyo. And, keep on following us and for more breakups and love stories, just subscribe to our official social media accounts at It's Showtime na dahil we share this especially for you. Ito na nga, tawag ng tanghalan yung semi-semi-final sa huwag kayong alasan yung magbabalik pa ang Showtime Online View. Nakatutok pa rin kayo sa pinakamasayang online noontime show sa buong bansa. Ito ang Showtime Online U! Kasama niyo pa rin ang inyong kalokalike, Sweetie Pie, at Bridesmaid. Yes! Si Nikki Morana. Ang taray! Bridesmaid ka pala. Bridesmaid ako eh. Kunwari kayo ikakasal. Kasama niyo pa rin ang inyong Trinity, diba? And your be the heartthrob, Wise Estabilio. Shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa Showtime. Sa ating Kapamilya Online Live, we have 96,000 live viewers. Sa ating online, Showtime Online U Live, 55,000. Sa Facebook page, 13,000 for a total of 164,000 live viewers. Thank you so much. Salamat po sa inyo lahat at mag-subscribe na sa aming mga official pages na at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 Million. Okay, mag-follow na rin po kayo sa aming Facebook page na malapit na mag 17 million. And also sa TikTok, Road to 4 Million. Tweet, comment, react using our official hashtag for today na hashtag Showtime27 Semis Bakbakan. Okay ka pa ba dyan? Iba talaga yung nagagawa ng cookies kay Ana, no? Hyper na hyper si Ana today. Oh, nga. We bring you a night full of music this coming January 19 because Star Music Room presents Clarice de Guzman and Noy Volante. Tickets are now available at ticketworld.com.ph. See you there, mga kapamilya! See you! Baka may gusto yung pasalamatan. Ay, abangan niyo po kami sa vlog ni Samantha Bernardo Samber. Sa kanyang YouTube channel, kasama ko po dyan si Yo Babs Yulin, tsaka si Kevin Montaliano. And follow niyo na rin po ako sa aking official social media account at Nikki Morena Yeh. Yeah. Go, Ana. Miss Please Ana. Please follow me. It's Ana Ramsey everywhere. Don't forget to follow Foria. Ayan, gusto ko lang mag-shoutout sa aking Dermadoc Mai, tsaka sa aking dentist, Doc Richard Liao. Ay, Urban Smiles! Thank you so much, Urban Smiles! Ikaw yan! Magsayaw rin dito sa nag-iisang pabansang parang halian ng bahay sa buong universe! Ito ang Showtime Online! Yeah!